Angela, may mga pakikita ako sa iyong photos. Sige po. Sabi mo kung type mo yung ganyan. Okay, sige. Game po ako dyan. Isa na. Yes, game. Yan. Type. Eto. Type ko din po yan. Eto kaya. Type ko din yan. Lahat yata type mo. Eto. Type din. Eto. Type na type. Eto, last na. Asec, dugo. Eh, hindi naman ako vampira. Hindi ba pwedeng dugo for blood donation? Oh. Alam mo, pala. Alam mo, kaya type yung pinasasagot ko sa'yo. Sapagkat yung paksa natin ngayon ay may kinalaman sa blood donation, type kita. Oh, okay. Speaking ng mga type mo, type ng bayan, eto, type natin to in bisita. Sige, andyan na sila. Sandali lang, ha? Angela, it's a red letter day. Alam mo ba kung bakit? Bakit po? Nandito si Doc Bobong at Miss Tess. Welcome! Musta kayo? Mabuti naman po, Doc. Mabuting mabuti, madugo. Madugo? Angela, bakit paduguin po natin ang utak nila. Sila po ay taga Philippine Blood Center, di ba po? Sabihin niyo na po sa amin, ano ang Philippine Blood Center? Ang Philippine Blood Center actually is the blood service facility po siya under sa Department of Health, National Voluntary Blood Services Program. Ito po ay 24/7 na nag-ooperate po ano, at makikita natin ito sa Quezon Avenue, Quezon City, sa Lung Center Compound. So ang mission po nito ay makapag-provide ng sapat at ligtas na dugo sa lahat ng ating mga pasyente. So ito po ay nagbibigay ng mga supply ng dugo sa ating iba't ibang hospital, mga government, private hospitals at saka LGUs. Ito ay naitayo noong 2012 at nag-umpisa na rin mag-operate noong mga panahon na yun. Ang ibig ba sabihin dahil ang pangalan niya, Philippine Blood Center, buong bansa ang maaring makinabang sa serbisyong binibigay ng Philippine Blood Center? Opo, kasi meron po tayo ASIC na tinatawag na Blood Services Network. So ang Philippine Blood Center, ito po yung national. At sa bawat region po o region, meron din tayong tinatawag na Regional Blood Center. So siya po ang pinaka-umbrella ng lahat ng regional blood centers nationwide. So pag doon sa regions natin, kunyari magkaroon ng disasters, calamities, at epidemic, ang Philippine Blood Center ay handang tumugon sa lahat ng mga pangangailangan. Maari mo na rin sigurong banggitin na ito ay isang national blood center para sa buong bansa. Ano mo, Angela, may ito, dahil sa usapan natin ito, may mga kababataan gusto malaman. Ano ba yung blood? Kasi yung blood, ang alam lang ng mga kababayan natin, yung pula, yung dugo. Yung pulang dugo. Yun lang ba ang kailangan ng ating bansa? Okay. Ang ating bansa yun? Na kailangan ng yung kabuuan ng dugo. Ang dugo ay, ito ay mayroong pulang dugo, yung red blood cells natin. Meron din tayong white blood cells. Meron ding platelets na sinasabi. Ito ay nakahalo sa isang tinatawag nating liquid na plasma. Yan ang buong dugo. Ang buong dugo na yan ay maaari naming kolektahin, kunin sa isang donor, at ito ay ipaghiwa-hiwalayin para ibigay doon sa mga taong nangailangan ng pula, ng puti, o ng plasma lang, o di kaya ng platelets. Speaking po of mga
nangangailangan ng dugo. Ano po yung mga sakit na nangangailangan salinan ng dugo? So yung lahat ng mga sakit na kinukulang ng dugo or maaring magkulang ng dugo gagaya ng ikaw ay naoperahan, ikaw ay may cancer, ikaw ay nagkikimo, or di kaya mga sakit na nababawasan yung dugo or na ikaw ay pinanganak ay kinukulang talaga ng dugo. Mga sakit na kagaya ng aplastic anemia, thalassemia, maraming sakit ang talagang nangangailangan ng dugo. Sa ngayon po, gano'ng kadami yung mga nagdo-donate ng dugo sa inyo? Ganito. Ay, umpisahan ko na lang sa pangangailangan. Okay, sige. Ang pag-estimate ng pangangailangan ng isang lugar o isang bansa ay naayon sa 1% ng population. So kung tayo ay 100 million, dapat nasa 1 million ang ating nakokolekta. Noong 2015, yan kasi ang datos na meron tayo, nakakolekta tayo ng 930,500 or 930,050. Ito ay kulang ng ano kung tutuusin. Pero ang datos na yan ay 91% lang. So, sa taya namin, sumapat ang ano. Subalit, may mga panahon na nagkukulang. Mm-hmm. Ito yung mga panahon na tinatawag nating lean months. Kasi yung dugo, pag kinolekta namin yan, ito kung red blood cells yan ay hanggang 35 days lang. Hindi siya sa buong taon. May expire na siya. So sa mga panahon na lean months, ito parating ang ano ang Holy Week. Walang gustong mag-donate. Sa Pasko, lahat nasa bakasyon, walang nag-donate. Okay. Akala kasi ng marami, pag yun, katulad nyo, 1 million units yung kailangan natin. Yung ba pinipilit yung mag-donate ng blood yung mga tao? Mm-hmm. Yun ang importante. Lahat ng nagbibigay ay voluntaryo at walang aasahang kapalit. Ms. Tess, binibenta pa ba ang dugo ngayon? Ang dugo po ay actually libre kasi voluntary blood donation na po, di ba? So ang ating binabayaran actually is the processing fee. Ito yung tinitest natin ang dugo na maging ligtas bago isalin sa pasyente. So yung mga test na ginagawa natin ay yung sa HIV, hepatitis B, hepatitis C, syphilis at saka malaria. Yun lang po yung ating binabayaran. Nako, bago natin usisain yan, may gusto ko pa bang itanong tungkol dun sa Philippine Blood Center, yung networks nila, yung iba't-ibang klase ng dugo. Asec, kanina po nabanggit ninyo yung mga blood type. Gusto ko malaman kung ano po yung mga blood type natin. Sige, pag-usapan natin yan. Problemado ka, kaya susubok ka. Pinipressure ka ng barkada, kaya ka nagpapadala. Illegal na droga, huwag nang subukan. Ang mga ito ay nakasisira ng kaisipan at kalusugan. Tandaan, wala sa umpisa o sa gitna, kundi na sa huli ang pagsisisi. Sa droga, talo ka. Achieve ang pagbabago. Dok, ayun na nga. Ano na yung mga blood type natin? Ganito yon. Medyo mahirap at komplikado yung blood types. Pero marami yon, mahigit hundreds, no? Pero ang common sa ating lahat ng mga tao ay yung type AB o saka yung RH. Okay. Dalawa ang dapat na blood type. Ito ay nalalaman sa pagsusuri na tinatawag na blood typing. Kukuha ng sample, i-test, susuruin sa laboratory. Doon natin malalaman ang blood type natin na AB, O, and RH positive o RH negative. Ano po yung pinaka-common? Sa Pilipinas, ang common type O. Sa RH naman, RH positive. So, bali ang type na isang na common sa Pilipinas ay O positive. Ang ibig ba sabihin ng Doc Bobong pag yung particular na type, dapat maisalin din sa taong kauri yung type? Ano ba kung type O, dapat yung sasalinan doon, type O rin. Ganun ba yun? Ganun ang kadalasan. Maliban sa ang A lang, ang B, pagbigay sa B,
ang AB sa AB. Pero ang type O maaring magbigay sa A, sa B, sa AB. Universal donor. Universal donor. Ang AB naman, siya yung maaring tumanggap ng kahit ano. Okay. A, B, tsaka O. So siya yung mas... Universal recipient. Alam mo, Angela, ako blood type O. Kaya lang, gusto ko itanong kay Ms. Tess, lahat ba ng Pilipino alam nila kung ano yung kanilang blood type? Sa ngayon po, Doc, hindi lahat ng Pilipino alam ang blood type. Kaya pag pumunta ka po sa community sa ngayon, pag tinanong mo sila, anong blood type mo? Ay, hindi ko pa po alam. So, isa po yan sa proyekto natin ngayong taon. Ano yung narinig ko, yung type ng bayan, ano ba yun? Ay, opo. Yan po yung in na in ngayon, no? Sa nationwide yan, pero ngayon namamayan pag sila sa Metro Manila. Yung type ng bayan po actually spearheaded by the Cabinet Spouses Foundation Incorporated. So, noong February 5, no, ito po yung mga almost 5,000 ang pumunta sa ating national launching at nagkaroon po doon ng MOA signing. Ano pong mission ng blood donation type ng bayan na program? Ang mission nila dito ay lahat ng Pilipino ay alam ang blood type. So yan ang pinakauna nilang objective. So meron nga ba naman doon naglalakad ka lang pag tinanong mo anong blood type? Hindi ko po alam eh. Diba? Meron pa rin ganong nakakasalamuha tayo sakali. Ang pangalawa po ay dapat yung mga kapitbahay mo, friends mo, no, kapatid mo, kapamilya mo, alam mo rin yung blood type nila. Kasi in case daw in emergency, no, dapat ang bawat isa ay magtutulungan at i-maintain nila yung sinatawag na healthy lifestyle. So, Miss, sana ginawa yung mga type ng bayan na yan? Nakailan na kayo? Nakawalo na po. No? Walong cities na ng NCR. At meron pa tayong patuloy na in-schedule ng type ng bayan na 5 cities pa this coming May. So, ilan na ang blood type natin sa 8 ito? So, umabot na actually tayo ng almost 20,000 katao. So, mula February pa lang yon. So, ganun na po kadami at Metro Manila pa lang yan. So, nang nalaman ng mga tayong blood type nila, masaya naman. Masaya. Kasi anong pagkakaiba nito ngayon? Nung na-blood type sila, meron na silang card. Ang sinasabing blood typing card. So, parang honored na honored sila at nilalagay nila yun sa wallet nila kahit saan sila pumunta. Parang ID nila, no? Yan ba ay parang kampanya na rin sa blood donation? Kasi kung alam nila yung blood type nila, may inganyo ba silang mag-donate? Ayun ang pinaka-essence ng blood typing program ng Cabinet Spouses ngayon. Dahil gusto nila tayong tulungan na ma-meet yung 100% voluntary blood donation. So lahat ng potential donors doon sa community, malalaman yung blood type. At meron kasi sa Philippine Blood Center, kasama ko si Dr. Bobong, nag-schedule sila ng bawat barangay ng blood donation activity. Doon pala, Ma'am Tessa, ano, linawin ko lang yung sa blood type saka yung sa panahon ng emergency. Lahat naman ng sinasalinan, ma-emergency o hindi, inaalam din muna ang blood type. Hindi naman na... kaisipin nila pagdating nila. Huwag nang i-test kasi alam ko na ang blood type. Tinitest po yun. Yun ang pinaka-minimum na pagsusuri o testing bago magsaling ng dugo. Kailangan po i-confirm. Kailangan i-confirm. Ano po ba yung complication pag hindi match, hindi pareho? Pag hindi match, gamitin ko yung salitang papatayin niya yung red cell na naisalin sa kanya. Ito ay magre-result sa hemolysis na maaring ikasira sa katawan. So, imbes na makatulong, complication pa ang... Mas maikapahamak na. May gusto mo kong itanong, kahit sino po ba pwedeng magpa-blood type at or mag-donate? Kahit mga bata, yung mga may disabilities, mga senior citizen? Sa blood typing, kahit sino, kahit dapat sino. Alam ang blood type, no? Wala tayong pinipili kasi yun nga ang objectives ng type ng bayan. 100% walang Pilipino na hindi alam ang blood type. Pero pag blood donation naman, may mga criteria tayo. So yun po yung ginagawa natin sa Philippine Blood Center.
Kaya huwag silang malito na pagka nandun ang type ng bayan, baka isipin lang kailangan nilang magbigay ng dugo. Mm-hmm. Hindi naman ganun. Aalamin kung ano yung blood type. Yes. Ayan, Angela, ang blood typing. Natapos na natin. Oo. Anong susunod, Asec? Blood donation. Blood donation. Ang libreng bakuna ni Baby. Sundin lang ang schedule sa immunization record niya. Baby, come back to bakuna. Come back to bakuna. Back to your health center. It's not true. Hindi lang para sa mga hirap sa buhay yan. Yung nabubuong bond, priceless. Hindi siya sakitin. Cute nga eh. It's the best source of nutrition para kay baby. Sinunod-dok yung wish ko, yung unang yakap. When I held him, naiyak ako. Wala talagang tatalo sa breast milk. Join us, breastfeed your baby. The best pa rin ang nutrisyon galing sa nanay. Maaga akong naghahanda. Pero hindi para pumasok sa eskwela. Simula na magka-cancer si tatay dahil sa paninigarilyo, huminto na ako sa pag-aaral para magtinda at tulungan si nanay. Ang hirap ng buhay pag kami lang ni nanay. Paano na ngayon ang kinabukasan ko? Mahalin ang sarili at pamilya. Paninigarilyo, itigil na! Dok Bobong, may question ako. Sino ba ang mga pwedeng mag-donate? Lahat ba tayo pwedeng mag-donate ng dugo? Una-una yung layunin na makapagbigay. No? Lahat naman tayo siguro gustong magbigay ng ano. So ang sagot, halos lahat maaring magbigay ng dugo. Importante lang kasi ito ay pagbibigay ng dugo, dapat ikaw merong sapat na dugo. Ikaw ay walang sakit. So punta ako dun sa mga criteria. Ikaw ay dapat 50 kilos, at least 50 kilos. Ang hemoglobin mo, yung pulang dugo, ay sapat. Ito ay na measure namin na nasa 12.5 or 13.5. Ang blood pressure mo ay nasa normal, nasa 90 to 130, 120 to even 140. Okay. Yun ang mga, ang edad, 16 to 65. Pero yung mga 16 to 17 bago pa mag 18 kailangan meron siyang consent. Parental consent. So gaano kadali mag-donate? Sobrang dali, no? Parang mas madali pa yata kaysa maligo yung babae. Ngayon naman, Miss Tess, alimbawang may gusto mag-donate, saan ba sila pwedeng pumunta? Pwede po silang pumunta unang-una sa Philippine Blood Center. At kung saan na pinakamalapit silang mag-donate sa kanilang mga lugar. Meron po tayong mga tinatawag na mga hospital blood bank sa bawat ospital. At meron din tayong mga Philippine Red Cross chapters. At aside po doon, meron tayong araw-araw po, meron tayong tinatawag na mobile blood donation team. Pumupunta po sa mga barangay, churches, organization, offices. At kami na po ang lumalapit sa mga gustong mag-donate ng dugo. So naging mas accessible po ang pag-donate ng dugo. Kung sa mga hospital blood bank naman po natin, 24/7 po naman silang open, pero kailangan po nila alamin saan ba sila pupunta doon, saan ba ang hospital blood bank. Gano'n naman po kadalas, Dok, pwedeng mag-donate? At saka gano'ng kadami yung kinukuhang dugo per blood donation? Ang tao na qualified na mag-donate, maaaring mag-donate every 3 months. Sa Pilipinas yun. Sa ibang bansa nga, merong every 2 months. Basta wag lang lumagpas ng 5 times a year. Ang kinukuha dyan, 450 ml. Ang dugo natin nasa 5.5 to 6.5 liter. So, gasino lang naman yung kukunin na ano, no? So, yung pagbibigay ay talagang ano lang, maliit lang kinukuha sa'yo, ayaw mo pang ibigay. No? Sino ang mga pwedeng mag-donate? Yung mga healthy,
yun na lang siguro ang dapat nating ano, healthy, walang nararamdaman at gustong mag-donate, pumunta. Pwedeng mag-donate. Kasi kami na bahala sa inyo. Ang yung actual na pagkuha ng dugo, dapat yun, hindi lumalabas ng 15 minutes. So, ang tapos na yun ng 5 minutes. So, hindi isang oras, hindi dalawang hindi, oras. Hindi. Pero pinapapahinga muna namin, inom ng tubig, yun yung mga another 15 to 30 minutes. So, pagkakuha po ng dugo, ano nang gagawin doon? Sinescreen, di ba po? Okay, ano ganito, po yung process? Sinusuri siya. Sinusuri siya for HIV, hepatitis B, hepatitis C, syphilis at malaria. Ito yung minimum na hinihingi ng WHO. Ito ay ang testing na ginagamit, yung ELISA na tinatawag. Bakit may mga ospital daw na sinisingil pa sila sa dugong dodonate? Ako may magandang sagot yan, Asec. Ah, okay. Yun kasing ang dugo libre. Ang tubig libre din, di ba? Kasi may nakukuha tayo sa ulan, sa ilog, sa ganun. Pero hindi tayo umiinom sa ulan. Kasi ang ininom natin yung nakabote na, dahil yun ay nakatest na, nakalagay na sa bote. Libre ang tubig, pero yung pagpaprocess na yun upang magiligtas, yun ang binabayaran. Ganun din ang dugo. Ganun pala yun. So, hindi mo talaga binibili yung dugo. May tatanong lang ako. Kasi, Angela, yung iba, kasi usong-uso ngayon nagpapatattoo. Pag may tattoo ka ba, mistress, pag may tattoo ka ba, disqualified ka? Kumbaga. Hindi po permanent yun. Temporary deferral lang ang tawag namin doon. So, usually, mga 1 year ang deferral period natin. Mm-hmm. One year siya. Pero ganito na lang ang mensahe namin sa mga gustong mag-donate. Pumunta lang kayo, sasabihin niyo kung ano yung mga ininom ninyo. Kami na ang bahala. Kasi alam mo, Angela, tama yung sinabi ni Doc Bobong. Kasi baka mamaya ang gagawin nila, makikinig sa iba, o kaya titingnan sa website. Tapos sasabihin nila, ay, hindi ako pwede mag-donate kasi bawal daw ganito. Dapat wag nilang isipin muna yun. Palagay ko, para gawin yan ng pamalaan, kailangan meron silang programa. Mm-mm. Ano sa palagay gusto mo? Gusto ko pong malaman yan, Asec, kung ano yung mga programa ng DOH. Di itutuloy natin yung ating madugong usapan ngayon. Libreng bakuna ni Baby. Sundin lang ang schedule sa immunization record niya. Baby, come back to bakuna. Come back to bakuna. Back to your health center. Miss Tess, kwento ka naman sa mga programa ng DOH na may kinalaman sa blood safety. Pero unahin natin yung sa blood donation, meron ba? Meron po, Doc. So, ito po yung tinatawag nating San Dugo Award. So, hindi ito na sobrang paramihan ng dugo. So, may criteria tayo. Baka bumaha naman tayo ng dugo sa buong Pilipinas. Dumanak ang dugo. So, pag sinabi natin San Dugo Awards, ito po yung mga sinasalihan ng mga local government executives natin. Meron silang innovations. Na as part of the program ng Voluntary Blood Donation. Year 2000 pa. Iba pa ba yan sa galloner? Ang blood galloners natin, doon na po natin yan ina-awardan usually during the National Blood Donors Month. Sa isang donation natin, ay makapagligtas tayo ng 3 buhay. Alam mo, Angela, si Secretary Ubiar, galloner. Galloner yun. Siya talaga every 3 months nagdo-donate. Doc Bobong, blood donation. Tell us about blood safety. Okay, blood safety. Actually, yung blood safety o kaligtasan ng dugo, nag-umpisa pa yan dun sa mga type of donors natin. So, yung donor na voluntaryong nagbibigay ng dugo, siya ay safe. Kasi yun yung raw materials natin. Pagdating naman sa blood center, tinitest po natin ito. Yung nabanggit ko kaninang hepatitis B, C, HIV, syphilis, and malaria. Ito ay sinisigurado natin na walang makakalusot na sakit. No. Na may salin. Hindi natin binibigyan ng lisensya ang mga
blood bank na walang kakayahan. Kanina nabanggit ang kahit sino pwede mag-donate. Pero ang pinakaayaw natin yung mga taong gustong mag-donate para lang malaman nila yung kanilang estado ng HIV, hepatitis B, CO. Kasi mayroon tayong tinatawag na window period. Oo, nabanggit ko nga na tinetest natin nung ano, merong punto sa sakit na ikaw ay nakakahawa na, pero pag tinest namin, negative. Isasali namin ang dugo. So ayaw natin yung mga taong gusto lang magpa-test. Mm-mm. Kasi baka negative sila nung panahon na yun. So kung healthy ka talaga, magdo-donate ka. Magdo-donate pero kung ka. May hindi. Fear ka sa sarili mo, eh baka maka-apekto ka kung lalo na mag-negative dun sa tinatawag. Sa pagpunta mo naman sa amin, matutulungan kayo namin sa pag-realize ng mga bagay na mga risk na risky activities. Isang milyon kada taon, may Sandugo Awards, may Blood Safety, may type ng bayan. Anong sinabi ko sa'yo, matatypan mo, di ba? Matatypan ko, Dok. Pero type dapat mo. Next year niyan, or this year, dadami na yung magdo-donate. Aabot na tayo dapat ng 1 million. Yun yung target natin. So, saan nga po pwede pumunta ulit ang mga gusto mag-donate? Baka gusto din nila maging galloner, kamukha ni Secretary Ubial na magdo-donate ng dugo. So, pumunta sila sa ating pinakamalapit na kung saan sila, sa ating mga hospital blood bank, or blood centers, or Philippine Red Cross chapters. At ito po ay kung kailangan ng mga hospital na ng different blood types at different blood products, meron po kaming tinatawag na direct distribution system. So, tatawag po tayo, ito po yung telephone number po, Dok, ano, 709-3703, 709-3792, at saka meron po tayong cellphone number, 0943-314-2873. So, yun po yung 24 hours po tayong pwedeng tawagan dyan sa Philippine Blood Center. Sila po yung blood assistance unit natin. Ayan, Dok, meron na yata ang gustong mag-donate, pero meron muna siyang tanong dito sa ating knock-knock talk portion. Sige. Knock-knock, Doc! Who's there? Paano po kung bihira ang blood type ng isang pasyente? Pero kailangan na siyang masalina ng dugo agad-agad. Pwede po ba siyang salina ng ibang blood type dahil nasa emergency status naman siya? Hindi po ba ito makakasama sa kanyang kalusugan? Sa panahon ng emergency, ito ay pwedeng gawin. Sa halimbawa, yung type AB na medyo rare sa bansa natin, maaari siyang mabigyan ng type O negative kasi ito ay nasa emergency na nga. Pero bago pa ito isasalin, ito ay nag-undergo ng compatibility testing. Kung siya naman masalina na nung dugong yon, wala namang maaring maging komplikasyon sa kanya kasi meron ng compatibility testing. Kaya importante talaga na lahat tayo ay nagdo-donate, lahat ng blood type ay nagdo-donate. At kailangan po dapat bawat isa sa atin importante na malaman natin ang ating mga blood type. At dyan nagtatapos ang aming madugong usapan. Thank you, Doc Bobong, at thank you, Miss Tess. Angela, bye-bye na tayo. Kaya huwag matakot, huwag magpabaya, at huwag i-delay kapag may kinalaman sa inyong kalusugan. Always remember, laging makitrending dahil ang healthy lifestyle laging nasa uso. Kaya magkita tayo dito sa The Doctor Is In dahil wellness is in.